Mga kababayan, super proud po ang mga supporters ni Attorney / Dr. Lenny Robredo sa kanyang mga recognition sa iba't ibang sikat na institusyon at sa pagiging lecturer pa nga sa Harvard. Ito daw ang magpapatunay na hindi talaga mahina ang ulo ni Madam kahit pa daw ipa-IQ test natin. Pero kung totoo naman, well, congrats, di ba, abogada si Madam Lenny, and she is proud of it. Bakit kaya di niya tulungan si Laila Dilima? Siya ang mag-abogado kay Dilima, baka sakali ito na ang kauna-unahan kung wala pang kasong na ipanalo as lawyer. Paki-confirm nga po, Attorney Lenny, kung may naipanalo na kayong case, Laila Dilima is waving po. Ito nga ang latest kay Laila Dilima. Sa totoo lang, nakakaawa pagmasdan ang kalagayan ng mga bilanggo dahil nakakulong sila. Obvious naman, di ba? Pero bakit may mga bilanggo kaya na nakakapag-tweet at nakagamit ng social media? It means may kalayaan pa din sila, samantalang yung ibang detainees talagang di makapag-tweet at walang access sa internet. Di ko sinasabing nakakapag-tweet si Dilima kahit bilanggo siya, ha? Ano po ba, Maria Ressa? Ito yung balita ng The Manila Times na may pamagat na Appellate Court Junks Dilima's Appeal by Jomar Canalas, September 1, 2022. Bago tayo magpatuloy, please po paki-follow at paki-subscribe ang ating page at ang ating YouTube channel. Maaari nyo ding i-share ang ating videos para makarating sa maraming mga Pilipino. Ito ang buong balita. Basahin natin kung bakit nabasura ang appeal ni Laila Dilima. Dininay ng Court of Appeals ang petisyon ni dating Senator Laila Dilima na kumukwestiyon sa mga panuntunan ng Senado na pumipigil sa kanya dumalo sa mga pulong o pagdinig ng komite nung siya ay mababatas dahil sa kanyang pagkakakulong. Sa limampahay ng ruling na isinulat ng ni Associate Justice Jaime Fortunato Caringal, ibinasura ng 10th Division ng CA ang petisyon for certiorari ni Dilima dahil sa pagiging moot at academic. Given na ang petitioner ay hindi na senador, we hold that the sole issue in this case has already mooted. The adjudication of the present petition becomes unnecessary, sabi ng Court of Appeals. Hindi nakapasok si Dilima sa top 12 ng 2022 senatorial polls. Nasa ikadalumpu at dalawa sa karera para sa tinatawag na Magic 12. Ang nakakulong na dating senadora ay nasa likod lamang ng mga re-electionist na sina Senator Richard Gordon at Antonio Trillanes IV. Nagsagawa ng ilang imbestigasyon ang Senado at Kamara sa paglaganap ng mga sindikato ng mapanganib na gamot sa National Beloved Prison. Ang mga ito ay humantong sa pagsasampa ng ilang reklamo sa Department of Justice. Binuo naman ang isang panel ng mga taga-usig at inirekomenda nito ang pagsasampa ng impormasyon laman kay Dilima sa harap ng Regional Trial Court ng Muntinlupa City. Samantala, ipinasa ng Senado ang Senate Resolution 372 para amyendahan ang mga tuntunin nito para bigyang daan ang pagsasagawa ng plenary sessions at committee hearings sa pamamagitan ng teleconferencing. Dahil dito, nagpadala si Dilima ng liham kay Nuoy Senate President Vicente Soto III na igiit ang kanyang karapatan na lumahok sa mga paglilitis sa Senado bilang isang duly elected senator. Tiniyak sa kanya ni Soto na kapag natiyak na niya ang pag-aproba ng korte at may mailabas affirmative decision, ipapatupad ito ng Senado. Naghain si Dilima ng omnibus motion sa mababang hukuman na humihiling na payagan siyang lumahok sa mga sesyon ng Senado at mga pagdinig at pagpupulo ng komite sa pamamagitan ng teleconferencing. Ang kanyang apela ay tinanggihan ng RTC na nag-udyok sa kanya na humingi ng lunas sa harap ng Court of Appeals. Nako, Madam Laila, talagang need mo na si Attorney / Dr. Lenny Robredo talaga. Kasi balita natin, napakahusay na abogada ni Madam Lenny. Try nyo po kaya, baka yan na ang swerte nyo o baka naman ina-underestimate nyo ang husay at galing ni Madam Lenny bilang abogada. Yan po ay tanong lang po naman natin at wala tayong intensyon na magkaroon ng out of context dyan sa ating katanungan. Samantala, iba talaga ang privilege ni Madam Laila kasi at sobrang sikat siya lalo na nga sa mga human rights advocates, particular na sa bansang Amerika. Ang tanong, bakit kaya ang mga maliliit na mga bilanggo ay walang atensyon tulad nito kung may mas matindi pang kaso kesa sa kanya? Well, sa larong chess nga ay may iba't ibang pyesa. Baka magandang pawn si Laila at madaming katropang bigatin. O Rappler, ito ang balita ng CNN for your reference, ha? Baka sabihin nyo na namang out of context tong sinasabi ko. Halika dito, sabay nating basahin ang balita ng CNN na may pamagat itong
U.S. lawmakers visit De Lima in detention after getting court clearance. Published ito noong August 19, 2022 at in-update nila ito noong August 2022. Yun po, sa title pa lang po ng kanilang balita ang nakalagay, U.S. lawmakers. Oh, binisita si Laila De Lima. E ano kaya ang dahilan ng pagbisita nila kay Laila? Yan po ating aalamin sa balita ng CNN. Iyan na nga ang sinasabi natin. May pinaplano talaga itong mga U.S. lawmakers. Pero bakit kaya di muna nila ayusin ang mga human rights violations sa bansa nila? Ito ang kabuuan ng balita ng CNN bago tayo maispata ni Raisa Robles at may pa-take down na naman ang ating page. Alam nyo na ang galawan ng mga kalaban. Ito ang detalye. Binisita ng mga mambabatas mula sa United States si dating Senator Laila De Lima sa kanyang detention cell noong Biyernes ng hapon. Isang araw matapos silang hadlagan ng Philippine National Police dahil sa kawalan ng court clearance. Nakipagpulong kay De Lima ang delegasyon ng U.S. Congressional sa pangunguna ni U.S. Senator Edward Markey matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branches 204 at 256 ang extremely urgent motion na inihain niya noong Webes. Sinabi ni na presiding judges Abraham Joseph Alcantara ng Branch 204 at Romeo Buenaventura ng Branch 256 na hindi pinapayagan ng video o audio recording sa pagbisita. Sinabi ni Buenaventura na dapat ding iwasan ni Laila De Lima na magbigay ng mga komento ng direkta o hindi direktang nauugnay sa kanyang mga kaso. Sa isang pahayag noong Sabado, si De Lima na nakulong sa PNP Custodial Center sa Campo Crame ay nagpasalamat sa delegasyon ng U.S. sa pakikipagpulong sa kanya. Labis akong nagpapasalamat kina Senator Markey, Congressman Alan Lowenthal, Congressman Don Beyer at Congresswoman Amuam Amata Coleman, Raid Wagen, sa kanilang lubos na pagmamalasakit sa aking kalagayan at sa kanilang suporta sa aking pagkibaka bilang isang bilanggo ng konsensya. Sabi niya, labis akong napasigla at napuno ng panibagong lakas at pakiramdam ng layunin sa pamamagitan ng kanilang pagpapakita ng mainit at mapagbigay na pagkakaisa. Gayunpaman, ipinahayag din ni Laila De Lima ang kanyang pagkadismaya sa pulisya na sinabing naramdaman niya ang hindi makatarungang pagtrato ng hindi patas na binago ng mga otoridad ang mga patakaran. Sinabi niya na ang PNP memorandum na inilabas noong 2018 na naglalaman ng mga alituntunin tungkol sa mga taong nasa ilalim ng pangangalaga nito ay hindi nangangailangan ng court clearance para maaprubahan ang mga pagbisita ng mga dayuhan. Sinabi ng PNP nitong Webes na kailangan ang naturang pahintulot with due consideration of the prevailing COVID-19 situation in Camp Crame na mayroong 15 active cases noong panahong iyon. Ngunit ipinunto ni De Lima na inihayag lamang ng pulisya ang kahilingan ng korte na ito sa araw ng nakatakdang pagbisita sa kabila ng paunang abiso sa plano ng mga mambabatas ng US. Ang embahada ng US ay hindi rin ipinalam sa karagdagang kondisyong ito, aniya. Sa ilang kadahilanan, kahit na sa administrasyong ito, may nag-aalala pa rin na makipagpulong ako sa matataas na antas ng mga dayuhang delegasyon na nag-aalala tungkol sa aking kalagayan bilang isang bilanggo ng konsensya. Higit sa isang buwan pagkatapos umalis ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Malacañang, sabi ni Laila De Lima na ang administrasyong ito, ang isang tao sa administrasyong ito ay hindi kinakailangang ipagsapalaran ng isang na diplomatic fray para lamang ipagpatuloy ang patakaran ng pag-uusig ni Duterte ay lampas sa akin, dagdag niya. Ilang senador ng US kabilang si Markey ang nanawagan sa gobyerno ng Pilipinas noong nakarang taon agad na palayain at ibasura ang natitirang mga laban kay De Lima matapos na binawi ng ilang testigo ang kanilang mga testimonya laban sa kanya. Si De Lima ay nakakulong mula noong 2017 dahil sa umano'y pag-ipag-ugnayan sa illegal na trade ng masamang gamot sa National Penitentiary sa panahon ng kanyang termino bilang Justice Secretary sa administrasyon ni Ex-President Benigno Noynoy Aquino III. Ang dating senador, isang vocal critic ni Pangulong Rodrigo Duterte ay pinanatili ang kanyang pagiging inosente at inakusahan ang gobyerno Duterte na gumagawa-gawa ng mga kaso laban sa kanya. Mula noong huling bahagi ng Abril, 4 na saksi ang nag-resign sa kanilang mga aligasyon laban kay De Lima. Ang unang 3 ay nag-claim na sila ay pinilit ng mga opisyal ng gobyerno na isang kutsya, habang ang isa ay nagsabi na napipilitan siyang magsinungaling
sumaling dahil sa takot sa kanyang buhay bilang pagtugon sa dumaraming panawagan para sa pagpapalaya kay Dilima. Noong sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na nasa Muntinlupa Regional Trial Court pa rin ang desisyon kung dapat nang ibasura ang mga nakabiming kaso laban sa kanya. Noong unang bahagi ng buwang ito, ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong panunuhol na inilaan laban kay Dilima at sa kanyang dating aide na si Ronnie Dayan dahil sa kawalan ng probable cause. So ayun nga po mga kababayan ang buong kwento at alam nyo na yan. Gusto ko sanang sabihin kung ano ang plano ng US pero wala naman tayong matibay na ebidensya. May kaugnayan kaya ito sa sinasabi ni Enrile na may mga gumagawa daw ng mga plano para ipahiya si Pangulong Bongbong Marcos? As much as possible, ayaw nating mag-connect the dot kasi nga alam natin ang totoo. Kahit walang connect the dot yan, understood na yan. Ang isa sa pangarap natin ay yung mismong si Attorney Lenny Robredo na ang mag-lawyer kay Laila Dilima. Hindi ba dyan makikita mo talaga kung talagang nagkakaisa ang mga pinks para mapalaya si Laila? If this happens, parang ang saya lang tingnan. Ano po, ang sweet siguro ng ganon kaso na una ata ang appointment sa Harvard. Okay, pabor ba kayo na si Lenny ang mag-lawyer kay Laila? Siguro naman ay walang malalaman bag na batas tungkol dyan. Again, huwag po tayong magpakampante sa maaaring gawin ng Amerika sa ating bansa. Malay ba natin na posibleng ang kapalit ng mga tulong nila sa Pilipinas ay ang pagpapalaya kay Laila? Posible yung mga ganyang deal pero sabi nga ni PBBM, trade not aid. Hindi na maluloko ng Amerika si PBBM kasi alam naman natin ang ginawa ng Amerika sa tatay niya. History should not repeat, kaya mag-ingat. Paki-follow po at subscribe ang ating page at ang ating YouTube channel at paki-share na din ang ating video baka sakaling marinig ni Attorney Lenny Dr. Lenny Robredo ang ating suggestion na i-lawyer niya si Madam Laila Dilima.